So ito yung previous na nangyari sa amin bago kami makapag-vacation ngayong December 2021. Ano, napaharap muna kami sa malaking problema. Ano, nasira alternator, nasira yung hose, tapos sinayos yung pump. Pabalik-balik kami hanggang sa patapos yung vacation. Nagkaroon pa rin ng problema, pero at least nakapag-vacation. Ano. So pakita ko lang sa inyo mga kaibigan yung aming pinuntahan dito sa Calatagan. Ano. At least natuloy. Ito yung lugar sa Calatagan na, no? Bali, ito yung floating bahay kubo o floating Nipa Hut. So, dyan lang kami mag-stay, mga ilang oras lang. Kasi medyo hinapon na rin kami ng pagdating dyan sa lugar na yan dahil nga, yun nga sa nangyari, nasiraan. Pero okay, nakarating din. Ngayon, mag-stay kami sa may parte roon ng dagat, ano. Pero makikita nyo kung ano yung sitwasyon ng kanyang lugar, ano. Maganda yung lugar, pero malaman natin mamaya. Ang rent dito ay mga nasa 4,000 sa kubo na to. So lahat ng mga niluto nyo, dalhin nyo na dyan pagka nagpunta kayo dito. Tapos kung sakali man may ihawan, pwede kayo mag-ihaw-ihaw yan. Pwede kayo bumili ng mga beverage. So pagka nandun na kayo, okay, may enjoy nyo naman. Kaya lang dahil December, alam nyo naman, pag December malakas ang hangin, kaya medyo mahangin talaga sa labas, ano. Kaya ano, stay lang tayo, magpipiknik-piknik lang. Yung mga bata naman, mag-i-enjoy din dyan sa lugar na yan. Dahil yun nga, abot nila yung flooring. Malaman nyo mamaya, maabot nila yung flooring. Tapos tulad ng nakikita nyo ngayon, ano, itong floating bahay kubo ay hinihila ng boat, ano. Ayan, so kayang-kaya niyang hilahin yan, magaang lang daw naman yan. Ayan, at ito ay may rooftop itong bahay kubo. So nakita nyo kanina meron siyang bubong, tapos nasa taas kami. So may rooftop siya, meron siyang terrace pala, meron siyang terrace sa rooftop, ano. Ayan, kaya ma-enjoy nyo naman yung bahay kubo. Yung bahay kubo, ma-enjoy nyo, magandang sumakay sa bahay kubo. Yan, pero sana sa pagpunta nyo dyan, ma-enjoy nyo rin, ano. Yan, ang daming nagre-rent ang bahay kubo na yan. At yung pagra-ride sa bahay kubo, yun ang na-enjoy ng mga turista. Yan, sa sobrang lakas ng hangin, yun lang ang medyo nakaka-stress, ano, sa katawan, kasi nga sobrang lakas ng hangin, eh. Then pagkadating doon sa may banda ron, marami kayong magkakasama. Yan, pagtatabi-tabihin yung mga kubo. Then pwede na kayong mag-picnic. At kung sino yung gustong maligo, pwede namang maligo. Pero mag-i-enjoy ba yung mga matatanda o yung mga bata lang? So tignan natin. So ito na, tanaw na natin yung mga kubo na nakaparada, no?
magkakatabi naman talaga sila eh, magkakatabi. So tatab din kami dyan para sama-sama. Pero siyempre pandemic eh, no? Pero malakas naman ang hangin, kaya siguro hindi naman yan makakahawa kung meron mang may COVID dyan o kung meron mang may Omicron. So bakit ko ba sinabi kanina na mag-i-enjoy ba yung matanda o yung bata lang? Ito, pakita ko sa inyo bakit ganun ang mangyayari. Yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi mag-enjoy yung mga matatanda, lalo na yung marunong mag-swimming. Kung makikita nyo ano, yung mga tao na andyan lang, nakatahi lang sila o nakaupo lang sila, makikita nyo, lagpas tuhod lang siya. So, yun lang, parang ano lang, parang swimming pool. Yan, at siyang napakababang tubig na yan, mapa-low tide, mapa-high tide, eh hanggang ganyan na lang talaga. Bali, yan ay napakalawak na karagatan, ano, banda ron pa. Talagang hindi ka makakapag-swimming ng maayos o yung mga marunong mag-swimming, hindi mo ma-enjoy dahil hindi ka rin makakapag-dive. So, kine-expect natin, pwede ka mag-dive pero hindi naman pala. So, mababa lang talaga. Merong malalim banda roon pero hindi na pwede, hindi na pinapayagan ng Coast Guard. So, ang vacation o yung ating pagpunta dito is para lang mag-picnic at ma-enjoy din ng mga bata kahit na malakas ang hangin. So yung talagang ini-expect natin na tayo ay makakapag-dive sa lugar na site na pwedeng mag-dive ay imposible pa. So hindi ganun ang mangyayari. So ang na-enjoy lang natin yung pagpipiknik at saka pagpunta doon sa bahay kubo, yung nature yan, yung sea yan. Pero yung level ng kanyang tubig masyadong napakababaw. Kala mo lang malalim ano, pero pag pumunta ka na sa tubig, ang babaw talaga. Ganyan yung sitwasyon dyan sa lugar na yan. Ang isa lang na medyo negative ng konti, yung renta din ng kubo, sobrang mahal, 4,000. Pero napakaiksing oras lang naman, hilahilang naman ng bangka, di ba? Masyadong, parang masyadong mataas. Pero okay lang, andyan na rin lang eh. Kailangan talaga may ipon ka para pambayad dyan sa cottage na yan, ano, sa kubo na nasa dagat. At least ma-enjoy din ng mga bata, yung mga matatanda, hindi masyado. Kwento-kwentuhan lang, pero hindi makakapag-swimming, hindi makakapag-dive talaga. Okay! So guys, i-share ko lang tong experience namin sa vacation para lang makita nyo kung anong kalagayan o sitwasyon dun sa spot na pinuntahan namin dito sa Calatagan. At least nasa sa inyo na yung decision kung gusto nyong bumunta or kung gusto nyo ma-enjoy din yung hangin, mababaw na karagatan, mababaw na sea level. Yan. At yung magandang kubo nila, okay naman sa kubo, maganda talaga. Okay, salamat sa inyo mga kaibigan ano, at salamat sa inyong panonood at sa susunod na pagkakataon ay panoorin nyo pa yung ilan kong video. Random yung ating mga video, hindi lang tungkol sa servicing, repair, tungkol din sa mga vacation, etc. Ano pang bagay yan. Okay, salamat sa inyo at sana huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Hanggang sa muli, see you soon!